Alright guys, and welcome back. So today's video, bali quickie video lang to guys. Sa mga gusto pa lang magpa shout out, and please comment down below, and limited lang yung shout out natin kasi konti lang naman ang napapa shout out. Okay? Okay, so wag natin patagalin, straight to the point tayo. So ang explain ko lang kung based sa aking pag analyze lang to, So hindi ako perfect, kung may mali man ako masabi dito, please paki-comment down below na lang, okay? So, sa akin, base of my POV lang to. Okay, alright. So, explain ko lang sa inyo yung paano yung computation ng Blitz Beat. Blitz Beat, man. Diyan mo, di mo mabanggit ng maayos. Asan na ba yan? Ayan, Blitz Beat pala. Beats tuloy. Okay, so, wag na tayo magtingin dito sa normal attack. I mean, sa active effect. Dito na tayo magbe-base sa normal attack, since ADL tayo and normal attack lang yung babasihan natin. So ang sabi dito, normal attack has a 100% chance to cool down the Falcon to attack your target for every 3 lock. So ibig sabihin, every 3 lock, mag-additional siya ng 1% chance to trigger. So for example guys, punta tayo sa dummy. Build and dummy, let's go. So, ito testing natin. Kailangan natin mag-buff dito, syempre. So, guys, dapat bago kayo mag-calculate, kailangan mag-full buff muna kayo sa self-buff niyo, or depende kung gusto nyo mag-foods or potion. Depende sa inyo yan. Pero sa akin, mas okay na mag-foods and potion lang. Ako, guys, ang ginagamit ko lagi dito is yung 2 star lang, yung plus 5 agi. Tapos, dito sa strength is 5% attack speed din. So, yan lang yung ginagamit ko lagi, and then yan lang yung kinakraft ko lagi. So, dito lang magbe-base sa dalawa. Ito, ginagamit ko lang concentration pagdating sa mga PvP, and so on and so forth. Okay? Ayan, testing lang natin kung gaano kandalas yung Blitz Beat natin. Okay, so maraming tatanong paano nga ba yung computation dito. Okay, start tayo sa stats. So, habang tumitira siya. Ayan. So, dito kayo magbe-base, guys. For example, 67 plus 47 is 114. So, ang sabi doon, every 3 lock, meron kang 1%. So, i-plus natin tong, teka lang, nagdi-DC na naman. 67 plus 47 equals 114. So, i-divide nyo siya to 3. So, meron na kayong agad na 38%. Na Blitz Beat. Pangit naman ng background na to. DC. So again guys, mayroon tayong 38% na Blitz Beat. Okay? Dito hindi nyo siya makikita eh, pero i-manual nyo siya. So ang sabi dito, ayan. Ang sabi sa Yule's Resolve, meron kang 5% chance na mag-trigger yung Blitz Beat. So meron na tayong 38 plus 5 is equals to 43. Tapos, kapag na-plus din nyo yung Yule's Bone nyo, meron pa kayong triggers an extra increase with a value of luck. So, ang sabi ko kanina is luck natin is 114. So, i-divide nyo siya sa 5. Teka lang. Para hindi tayo malito. Meron na tayong 43%. Okay. So, ang 114 na yun, 114, divide mo sa 5. Maroon tayo 22.8%. So, 22.8%. Total of 65%. Ewan ko kung meron pa akong hindi na banggit dito. Pero, kung meron kayong tawag nito, virus na insert injection ba yun? Mga ganun. Tignan natin dito. Meron dito magpapa-increase pa ng trigger. Alam ko meron dito yung insert injection ba yun? Basta mga ganun. Falcon injection pala. Ayan o. No. So, pag meron kayong Falcon injection, halimbawa around 8% or 10%, so, madaragdagan pa yan na around 70%. So, plus 10 natin. So, sa ngayon, meron akong 43 plus 22 equals 65.8. So, plus 2%, halimbawa, ilalagay ko to. So, meron tayong 67.8%.
So, maraming nagsasabi na dapat ka daw 90% na yung Blitz beat trigger mo, pwede mo nang tanggalin yung wind dance, which is okay yun guys. Kasi na-try ko na yun sa last video natin na tumataas talaga yung DPS mo kapag tinanggal mo yung wind dance mo. Yun, kumbaga wala nang delayed cast sa mga skills, lahat auto cast na Blitz Beat, Sonic Blast, and Double Strafe. Ayan, yung tatlo na lang yung magiging DPS natin sa passive. Okay, so kung meron man akong nakalimutan guys, please paki-comment down below, and kung may mali man akong nasabi, pero sa tingin ko tama yung sinabi ko dito. Meron lang sigurong kulang kung bakit nagiging, alam ko hindi lang to 60, meron pang ibang source ng Blitz Beat trigger chance. So, sa ngayon, meron lang akong 65.8% lang. So, kung kaya nyo paabutin ng around 70 or 80%, yan na yung chance na, yun na yung time na, ayan guys, hindi na bumabalik yung auto-blitz na yun. May chance pa rin na bumabalik si ano eh. Tingnan, mapapansin nyo yung ibon ko. Ibon talaga. Ayan, naglalag lang kasi kaya bumabalik eh. Pero kung mapapansin nyo, parang hindi na siya bumabalik sa akin yun. Kailangan kapag nag-100% auto-blitz kayo, hindi na yan bumabalik sa yung ibon. Kumbaga, titira lang ng tira yan. Ayos no, ibon na tumitira. Pero sa tingin ko, lagpas pa to, lagpas na tong, itong 60% siguro, pwede na siguro tong i-max. Pero may magsabi kasi 90%, pwede nyo nang, I mean, kahit hindi nyo na kailangan pataasin yung Blitz Beat nyo kapag umabot na ng 90%. So, sa computation ko, around 60 lang. Pero baka may iba pa akong nakalimutan, please paki-comment na lang. Okay? Alright, so hindi naman tayo perfecto eh. Ang alam ko lang kung paano i-compute yung Blitz Beat trigger chance. Okay? Alright, so may mga comment dyan and violent reaction, please comment down below. And kung may nakalimutan ako, paki-comment na lang. Okay? So, see you in my next video, guys, and thank you for watching. Bye-bye.